Ika-apat na kabanata, Mga Apostol ni Kristo. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana ngay naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo. Tularan ninyo ang mga halimbawa ko. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalaala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyan ang itunuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. Nagmamataas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ano ang gusto ninyo? Pumariyan akong may pamalo? O may pag-ibig at diwa ng kahinahunan?